Araw. Welcome to my YouTube channel, si Kwentong Totoo, na nagsasabi ng katotohanan. Magbibigay lang tayo ng reaksyon dito sa isang walang kakwenta-kwentang vlogger na si Boy Tikas tungkol sa kanilang kulorong. Hindi nila alam na kahit si Jun Pasaporte ay isa ring kuloro at hindi ito alam nila, dumaan sa proseso. Paris na gusto mong maging akro, pag mayaman ka, magiging akro ka pala. Tama ba? Tama ka. Pag mayaman ka talaga, makakasali ka ng gang. Gang, akro gang. Kahit nga si John Pasaporte, dahil sa kanyang pera, nakapasok siya sa akro. Hindi niyo alam yan. Alam niyo ng fake ro. Tinanggap niyo. Dahil sa marami ang nagawa, maraming taon ang ginawang panluloko niya sa kapatirang Alpakaparo. Kahit kayo, matagal na rin kayong niloko ni Jun Pasaporte. Matagal na, baka hindi ka pa pinapanganak. Naging DS pa yata yan ng Italy! Iwanag ikaw, bobo! Putak ina mo ka! Brad, ginang ina mo! Ano pinagagawa nyo? Palang umaga mga Brad, sis, long live. Boy Tikas vlog from Binanwahan Quarter. O ito nga, meron naman sa akin nakarating na balita. Minsan ko na itong iblinag yung mga fake crew sa Italy na nagpa-DA sa kapwa nila fake crew. Diba? Tangin ang aga-aga. Ang aga-aga, ganitong balita ang malala. Na umapila pala to si Guinaflor. Guinaflor ba to? Hindi ko sa kilala to eh. Pero, ang question ko dito, bakit tinanggap ng NGC to? Alam mo, ikaw na nagsabi ka ganina, na kapag mayaman talaga, kayang bayaran yan. Madali lang yan, basta mayaman ka. Kaya lang, kawawa yung mga mahihirap, naghihirap, lalong umihirap. Ito naman nilang fake crew. What? Fake crew ng Italy, tinanggap ng NGC. Bakit nga ba tinanggap ng NGC ang fake crew na to? Andyan, yan. Napatunayan naman nila na fake crew. Diba? Andyan, oh. Yung later na yun, oh. Nakahighlight. Patunayan na fake crew, tinanggap pa rin nila. Bakit? Dahil daw marami ang nagawa. Ganun talaga. Paggang, pag marami kang pera, madali kang makapasok at magiging official ka pa sa grupo nyo. Sana all. Anong nagawa? Namigay? Namigay ng mga sa chapter-chapter sa Laguna? Ang galing! Ang galing! Kaya tinanggap yung... Ang dami yung problema. Eh kahit nga si Jun Pasaporte, paano nga natanggap? Tanong ko sa inyo, paano nakapasok si Jun Pasaporte na isa ng isip-isip lang may tayo? Isip-isip. Anong ginamit niya para makapasok siya? Tingin mo, hindi sa gumamit ng pera? Tinanggap nyo na lang bilang isang akro ang isang fake crew ng Italy? Anong kalokohan to? Ang pagiging akro ba, mabibili nila ng pera? Tama ka. Kahit niya si Jun Pasaporte, binili niya ang akro. Kaya nga kahit member lang siya, naging founder pa siya. Naging founder pa siya. Diba? At tingnan mo, halos lahat ng nasa ano niya,
nasa bylaws nyo ay bukang bibig ay sidyong pasaporte. Kasi nga, malaki ang binayad ni John Pasaporte. Sa Acro, kung tutusin, binili na ni John Pasaporte ang Acro. At siya na ang nagmamayari nito. Malabuhan nga nyo! Ingili! Ano? Pinak-highlight to? Hanggang dito na lang ang walang kakwenta-kwentang video, hindi ko natatapusin. Kasi, wala talagang kakwenta-kwenta. Para sa akin, ay, tingin ko, huwag ka na magreklamo. Kasi nga, kung magre-reklamo ka, ireklamo mo, eh paano na kapasok yung pilay sa Acro? Tingin mo, makakapasok pa ba yun? Baka isang hampas lang eh, baka wala na yung buto. Utoy, huwag ka na magreklamo. Pasalamat ka, naging gang ka ngayon, naging membro ka ng gang. Kung hindi sa kan, pera-pera lang yan. Pera-pera lang. Pera-pera. Pera-pera lang yan. Agad dito na lang. Ang wala talagang kapinta-kwento to. Panoorin nyo lang.